Naka-respirator at walang malay. Ito ang lagay ng PBA player na si Mark Cardona na isinugod sa emergency room ng Perpetual Health Medical Center sa Las Piñas kahapon. Nag-agaw buhay si Mark matapos umanong inumin ang sari-saring gamot dala ng depresyon. Kwento ng kanyang ate Rowena, natagpuan si Mark sa bahay niya sa Merville, Paranaque nitong linggo ng kaibigan at dating coach na si Counselor Binky Favis. Sobrang depressed niya. Tapos biglang sabi niya sa akin, nagpapaalam siya. Sabi niya, ate, hindi ko na kaya. Pa-focus na uli siya sa basketball. And I'm very thankful to Counselor Binky Favis dahil kung hindi dahil sa kanya, namatay na yung kapatid ko. Nitong Biyernes, inaresto si Cardona dahil sa pambubugbog umano sa kanyang dating live-in partner na si Bianca. Ayon kay Bianca, tinutukan siya ng baril ni Mark, kinaladkad, sinakal at pinagbantaang papatayin kung hindi makikipagbalikan sa basketbolista. Binuhat niya ako, tapos tinapon niya ako sa hagdan, which hit my back. And then, kinaladkad niya ako all the way to the third floor. Tapos, pagdating naman sa third floor, he threw me onto the bathtub. And then, he pointed the gun at me. So, I just closed my eyes na lang. He's just screaming na, hihiwalay mo talaga ako, ba't mo ginagawa to sa akin, nasiraan ako ng ulo dahil sa'yo. Matapos umanong tatlong oras na away, nakatakas si Bianca. Humingi ng saklolo sa barangay at mga kapitbahay at pumunta sa police station para magreklamo. Dalawang buwan na raw hiwalay sina Mark at Bianca na nakikituloy sa bahay ng kaibigan. Hindi na raw niya kaya ang pananakit ng basketbolista at para mailayo na rin ang kanilang dalawang anak. Kinasana niya yung baril and he was putting bullets in it. And nakasana niya yung gun when he was hitting me with it. Mark's bipolar. He was diagnosed with bipolar 5 years ago. When he blacks out or when he has a very manic behavior, but when he's angry, he's so aggressive. Ipinakita pa ni Bianca ang ebidensya ng umano'y pang-aabuso ni Mark. Sa 6 na taon nilang nagsama, 3 taon raw siyang paulit-ulit na sinasaktan. Traumatized raw pati ang dalawa nilang anak. May hinanakit din si Bianca sa mga pulis Paranaque at kay Counselor Favis dahil hinimok umano siyang huwag nang magreklamo. Hindi, sige na. Gusto mo ba talaga maging ex-convict yung tatay ng anak mo? But the fact na munting na talaga akong patayin ni Mark. Sabi ko, kailangan talaga arestuhin niyo siya pero ayaw nila. Di po masamang taong kapatid ko. At yung sinasabi pong tinutukan ng baril, hindi po totoo yun. Walang baril si Mark. Ayon kay Rowena, maging si Bianca nananakit din kay Mark. Actually, may mga evidences din kami. May mga pictures si mga friends ni Mark na pinakita din sa akin. Yeah, mga kalmot. And even ako, na-witness ko yun. Pagdating namin, sinampal niya kaagad ang kapatid ko. Hiling ni Rowena ay huwag husgahan ang kanyang kapatid, kundi ipagdasal ang paggaling nito. Nakiusap naman ang team ni Cardona sa PBA na NLEX Road Warriors na bigyan ng privacy si Makmak at ang kanyang pamilya sa pinagdadaanan nila ngayon. Bumuhos rin ang suporta para kay Cardona mula sa mga kasamahan niya sa basketball. Sa huling medical update, stable na si Mark Cardona ayon sa kanyang ate Rowena at anumang oras ay ililipat na sa Makati Medical Center.